Lubang talagang magulo mga kapatid no ang politika dito sa ating bansa. Dahil kahit na sinabi na ng ating presidente, mga tola, presidente, pinakamataas na posisyon dito sa ating bansang Pilipinas na hindi na tayo makikipagtulungan sa ICC o yung International Criminal Court dahil unang-una umalis na tayo dyan noong 2019, tumiwalag na tayo sa kanila. Tapos gumagana naman yung ating judiciary dito mga tol. Pero meron pa rin ilan mga kapatid na dahil nga meron silang sariling interes at sariling gusto nilang itawid no mga tol, ay gagamitin nila ang International Criminal Court para pabagsakin yung gusto nilang pabagsakin mga tol. So eto na nga, sino ngayon ang masusunod? Ang presidente na nagsabing hindi na tayo makikipagtulungan sa kanila dahil unang-una hindi na tayo sakop o wala na silang karapatan dito. Sino masusunod? Yung pahayag na yon o yung pahayag mga kapatid na mga nagsasabing papapasukin ang criminal court para imbestigahan ang naging war on drugs ni dating Pangulong Duterte at kasuhan ang dapat kasuhan mga tol? Ano sa tingin ninyo about dyan? So itong videong panonoodin natin ay mula kay News PH mga kapatid. Tayo ay magbibigay lang naman ng reaction video at commentary sa mga balitang napapanahon ngayon mga tol at pinag-uusapan sa mundo ng social media. Pero bago yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe kay News PH. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video na tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Nagpahayag na po si Pangulong, si Vice President Sara Duterte tungkol po dito sa ICC resolution ng Kongreso. At sabi ko nga, ito yung parang nahawig to sa bagamat ang binanatan dito o pinaalalahanan ni Sara Duterte ay yung mga congressman ay actually si PBBM po ang mababanatan dito no. Talagang ano na po to. Sabi ko nung nakaraan nating live isa ang mapapahiya sa ginagawa ng mga congressman na to kung hindi po si Speaker Martin ay si Pangulong Marcos mismo ang mapapahiya sa taong bayan. Ito pong ginawa ni Sara Duterte no. Magtapatan na tayo. Sino ba ka unit team mo talaga? Kasi nagsasalita ka na unit team tayo. Tapos bumabanat yung pinsan mo. Hindi lang sinabi ni Sara Duterte ganun, pero ganun po ang implikasyon nito. Ito po ang pahayag ni Sara Duterte. Sa simula pa lang, kino-quote niya na kagad yung Pangulo ng Pilipinas. Mm-hmm. Kaya sabi sa inyo, maganda po itong moves ni Sara Duterte. Hindi lang po siya nagre-react dahil gusto niya ipagtanggol si Tatay Digong na kanyang ama, no? Pero pagpapaalala to, ito po, in light of the sudden and unannounced joint meeting. Oh. Unannounced. Sudden and unannounced. Puchan, tindi. After to nung Isnaban Blues, di ba? Mahirap, no? Ang hirap po maging pinuno nitong mga to. Mukhang magta-tandem yan, tsaka si Tulpo. Mahirap po maging pinuno yan mga yan. Yung hindi po mapayag na nagpapatalo. Ang ano kasi 'di ba yung parang kakamayan ni speaker si Sara kaso inisnab daw at ang sagot ni VP Sara hindi daw nakita, laki-laki nung hindi mo nakita eh no. Pero after nga noon, eto na no. Yung sa Kongreso no sa Kamara eh alam naman natin mga tol, ang dami diyang mga ano eh. 'Di ba? Ang dami diyang tutol na tutol talaga sa Duterte mga tol. So yun na nga no sa mga sa Kamara no isinusulong nila yung resolusyon na papasukin ang ICC dito sa Pilipinas mga tol para imbestigahan yung naging war on drugs ni dating Pangulong Duterte mga tol. Siyempre mga kapatid, no? Alam naman natin na ang pinakatunay na layunin nila mga tol kasi presidente pa si Duterte dati talagang sinusulong na nila yung ICC no para kasuhan kasi hindi daw nila gusto yung mga nangyayari. Alam niyo mga bagay na yan. Ikaw, ano masasabi mo doon tungkol doon sa bagay na yon? Comment ka na lang sa baba. Tuloy natin. In the light of the sudden and unannounced joint meeting being convened in the House of Representatives regarding the International Criminal Court's jurisdiction over our country, I respectfully remind our honorable lawmakers of the very few words that our President, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. reiterated less than half a year ago. Mm-hmm. Ano yung less than half a year? Ito po yung, kung hindi ako nagkakamali, July 21, 2023. Kailan lang po ito sinabi? Ito po, ang move na to ni Sara Duterte, ipinaalala ko sa inyo,
mga magigiting na congressman, no? Mukhang binabangga ninyo yung sinabi ng ating Pangulo. Galing, no? May sinabi ang Pangulo, iba sa ginagawa ninyo. Okay, tuloy natin. Any probe conducted by the ICC would be an intrusion into our internal matters and a threat to our sovereignty. We are done talking with the ICC. Like what we have been saying from the beginning, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. Hindi tayo mag-cooperate sa ICC. Sabi po yan ni Pangulong Marcos noong July 2023. Ngayon lang po, wala pa raw kalahating taon ang nakakalipas nung binitawan. Kaya po, pahayaan po ito eh. Pag bumaliktad po dito si Pangulong Marcos sa sinabi niya na to, no, na we are done with the ICC. Ha? Ang sinasabi niya, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. Kung pagbibigyan ni Pangulong Marcos yung kanyang, yung kapritsyo ng mga congressman sa pamumuno ni Martin Romualdez. Actually, insan. No? Simple lang to eh. Pwedeng, oy, tigilan nyo muna yan. Marami tayong pinoproblema. Yan. Mm-hmm. Kahit po yan, hindi nyo pinag... Kahit sabihin natin na isa lang yan sa pinag-uusapan nyo, yan po ang pinag-uusapan ngayon. Mm-hmm. Ano sabi ni Manang Amy? Ang dami-daming problema ng Pilipinas. Yan po ang tumatatak sa tao ngayon. Ang dami-daming problema ng Pilipinas, inuunan nyo pa yung politika. Wala pong ibang kahulugan yan, kundi pamumulitika lang. Tama. No? Wala pong ibang dahilan yung mga yan, kundi pamumulitika lang. Sabi nyo, hindi nyo pinupunteriya si Pangulong Duterte. Eh, sino ba may kaso sa ICC? Pag pumasok ba rito, sino iimbestigahan? Mm-hmm. Wala namang iba kundi si President Duterte. At may naririnig-rinig pa ako na isasama na ngayon si Sara Duterte. Mm-hmm. Diba, napakaraming problema mga tol dito pa lang sa West Philippine Sea na lagi nating binibigyan ng reaction video. Dapat yun ang ginagawa nila ng resolusyon kung paano makaka-forward ang Pilipinas, di ba? Eh, ang pinag-uusapan nila mga tol tungkol sa politika eh, nasa kongreso na sila. Dapat ang pinag-uusapan nila dyan yung para sa ikauunlad ng bansang Pilipinas. Hindi yung kung paano kakasuhan yung dating presidente. Di ba? Sabi nga ni Amy Marcos mga tol, pamumulitika lang talaga, no? Kasi unang-una, may problema tayo about sa mga bilihin. Inflation. Yung dolyar kontra sa piso, di ba? Ang dami, pagtaas ng mga ang presyo ng bigas, singil ng kuryente at tubig. Ang dami pa mga tol, kahirapan, di ba, sa Pilipinas. Eh, problema mga tol, ang talagang pinag-uusapan nila dyan. Kahit sabihin natin, marami sila pinag-uusapan nila lahat yan. Pero eto yung focus eh, dito ngayon nakafocus ang media din eh, no? Dito sa usapang resolution daw na ang tagal-tagal nang inaano nilagman yan, ngayon lang nila binigyan ng pansin. Pero bakit pa, 'di ba? Eh tumiwalag na nga tayo doon. Anong problema? Tumiwalag na nga tayo doon. Sinabi na nga ni President Marcos na ito ay wala nang karapatan sa atin at hindi na tayo makikipagtulungan diyan. Less than a year daw no sinabi yan ni President Marcos. Ngayon, yung pinsan mga tol at yung mga kongreso at yung kongreso ay parang ipinupush na pumasok itong ICC. Yung talaga ang focus ninyong lahat eh, no? Yun talagang focus nila eh. Wala pong ano rito. Wala pong kalusot-lusot dito si Pangulong Marcos. Mm-hmm. For the first time po, ginawa to ni Sara Duterte. Hindi po siya nangihingi ng tulong. Hindi po siya nagsusumbong kay Pangulong Marcos. E pinagpalagay niya na si Pangulong Marcos ay may isang salita. Mm-hmm. O, parang ano eh, hindi ako nagdududa sa sinabi ni Pangulong Marcos noong July. Na siya nagsabi nito at ito ang nilalaman. July lang. Hindi tayo makikipagtulungan sa ICC in any form, in any way, shape, or form. Hindi tayo makikipagtulungan. Kaya may mapapahiya sa inyo sa magpinsan sa taong bayan. Taong bayan yan. Kasi alam nyo po, importante po sa leader, no? Yung mga ganito, importante po, ang mahalaga po ito. Hindi po to simpleng yung katulad nung kay Pino, pag hindi nagawa yan, papasagasa ako. Hindi po ganun yan. Ito po ay polisiya ng Pilipinas. Hinggil sa ICC. Inilatag. Malinaw na malinaw. Napakalinaw po nun. Hindi tayo makikipag-cooperate, sabi ni Pangulong Marcos. Hindi po nakikiusap si Sara Duterte.
sinabi niya lang, tinapatan niya lang yung ginagawa niyo sa House of Representatives. Ang sinabi lang ni Sara Duterte ay kakontra yan ng mga pahayag ni Pangulong Marcos. Ngayon kung kayo ang aayunan, hindi niya papatigil yan. At kayo inayunan, mapapahiya si Pangulong Marcos sa binitiwan. Walang isang salita. 'Di ba? Paano mo papagkakatiwalaan si PBBM na kaya niyang isulong ang problema natin sa West Philippine Sea kung hahayaan niya yung mga banyaga na wala namang jurisdiction dito sa ating bansa na mangilam sa internal matters? 'Di ba? Kasi sinabi niya na nga at alam naman nating lahat mga tol, tumiwalag na tayo diyan. So kung tumiwalag ka na, sa madaling salita, wala na silang karapatan sa iyo, wala na silang jurisdiction. Pero kahit yung ICC mismo no? Makulit sila 'di ba? Makulit sila, sila pa rin yung nagpipilit . Yung UNCLOS nga walang magawa sa ginagawa ng China . 'Di ba? Yung UNCLOS nga hindi masyado nagsasalita tungkol sa ginagawa ng China . Pero etong ICC makulit din no mga tol. Na kahit na tumiwalag na sa kanila, alam na nila wala na tayong jurisdiction diyan sa Pilipinas, tumiwalag na yan sa atin . Pero sila pa rin yung nagpipilit, gusto nila pumunta rito para mag-imbestiga. So sinabi na nga ni President Marcos July na hindi na tayo maikipag-cooperate dyan. At ngayon, isinusulong ng Kongreso. Mga tol, sino ba mas mataas sa kanila? At sino ba ang may salitang bakal na dapat sundan? At dapat sundin? Yung salita ng presidente at o salita ng mga kongreso na nagsusulong, mga tol. Ano sa tingin ninyo? Di ba? Okay. Ito pa. Given this clear standpoint, we urge the House to respect the position of the president. Oh, kita nyo? Ang galing. Hindi po siya nakikiusap sa house. No? Igalang ninyo. Irespeto ninyo ang posisyon ng Pangulo. Parang hindi niya kino-question. Ang galing po ng delivery nito. Given this clear standpoint, napakalinaw po ng pahayag ng Pangulo. Irespeto ninyo. Galing, no? Simpleng mga patama. No? Kayong mga hindi niya sasabihin na wala kayong respeto kayong mga congressman. Pero dapat yung irespeto yung Pangulo ng Pilipinas. Malinaw yung pinahayag niya. Hindi tayo makikipag-cooperate in any way, shape, or form. Siguro may mga congressman na re-respeto, pero andyan din yung mga representative na nagrarally sa kalye, mga tol. Sila talaga yung magsusulong nun. Diba? Kasi, kita nyo yun, yung may namatay na mamamahayag, Percy Lapid. Diba? Merong isang bagitong kongresista dyan na nagsisisigaw sa kalye, mga tol, na parang ang idinidiin niya si PBBM. Diba? So anong respeto maaasahan mo doon? Wala. Walang maaasahang respeto doon. To the ICC, ano pong hindi malinaw doon? O, tuloy natin. We urge the House to respect the position of the President, who is the chief architect of our foreign policy. Kaya nga po, maski yung Supreme Court, ininterpret niya lang ayon sa kanya, pero hindi niya pwedeng sabihin na sa Pangulo ng Pilipinas na eto papasukin mo, eto hindi mo papasukin, eto mo. Walang ganun. Kanino nakikiusap? Si Dilima, mahusay yun, ha? Abogado di Campanilla yun. Kanino nakikiusap? ICC sila na ICC. Sa huli, kanino pa rin sila makikiusap? Pangulong Marcos, papasukin nyo na ICC. Lagi pong ganun. Kasi po siya yung chief architect ng foreign relations. Siya lang po ang may kakayahan kung sino papapasukin niya sa Pilipinas at hindi. The president has likewise affirmed that his opinion is based on the fact that ICC ceased to have jurisdiction over the Philippines upon the effectivity of our withdrawal from the Rome Statute on March 17, 2019. So sinabi po paulit-ulit ni Pangulo na wala na po kayong jurisdiction mula March 17, 2019 nung kumalas po tayo. Ang Pangulo pa nun ay si Pangulong Duterte. Okay. To allow ICC prosecutors to investigate alleged crimes that are now under the exclusive jurisdiction of our prosecutors and our courts is not only patently unconstitutional. Hindi po ito naaayon sa batas, but effectively belittle and degrades our legal institutions. No? Huwag nating insultuhin at bigyan ng kahihiyan ang ating hukuman sa pamamagitan ng pagpapakita sa mundo na tayo ay naniniwala na mga dayuhan lang ang tanging may abilidad na magbigay ng katarungan at hustisya sa ating sariling bayan. Huwag po nating insultuhin yung ating sariling korte. Pero hindi niya sinabi
Pwede niya nga rin sabihin yan, wag niyo pong insultuhin mga congressman ng ating pangulo na nagpahayag na tapos. O hindi na po pwedeng hayaan. Yung dati po, eto dati ah. Dati pwedeng hayaan ng pangulo ng Pilipinas eh sa usapin ng CIA. Kasi mismo nagpapahayag si Sara eh. Mm-hmm. 'Di ba? Ang sabi niya, eh talaga naman kayo yung may kapangyarihan. Kung anong gusto niyong ibigay sa aming pondo, susunod kami, di ba? Pero eto, ang sinangkala na ni Sara Duterte dito, pambangga dito sa resolution, hindi po simpleng sila din. Hindi na nakikipag-utuan ngayon si Sara Duterte. Yung mga sinabi ni Pangulong Marcos, yun pong opisyal na pahayag ng ating Pangulo ang kinukontra nitong mga congressman. Ano po ibig sabihin? Nagpapakitang gilas kayo? Sasabihin nyo na mas malakas kayo? O yan, talaga. Una, yan po yan. Showdown po yan. Yung sinasabi ni Pangulong Marcos na buo pa yung unit team. Eto po, matetest talaga dito. Kaninong unit team bang buo? Ano ba yung unit team? Alright mga kapatid, to be clear, no, hindi ako pro Sara Duterte. Actually, hindi ko nga siya gusto maging presidente kung tutuusin eh. Kasi baka maging best friend na naman natin ang China pag nangyari yon, di ba? Pero usapin kasi rito, hindi yung tao eh. Yung legality, yung batas. Diba? Bakit mo papapasukin ng isang international court kung meron ka namang sariling hukuman? Diba? At bakit mo papapasukin ng isang international court na wala naman jurisdiction sa atin? Una-una, tumiwalag na tayo dyan. Doon lang tayo sa tama. Diba? At doon lang tayo syempre, sino ba talaga mas mataas? Sino ba dapat masunod? Yung presidente o yung kongreso? Diba? Kasi kung kongreso lang din ang masusunod, eh, ba't pa tayo magpe-president? Puro congressman na lang, di ba? Diba? So hindi sa pagtatanggol sa mga Duterte, mga tola, doon lang tayo sa tama. Kasi kung ganyan nga ang mangyayari, yung salita ng Pangulo, eh bigla na lang babalikta rin. Eh di pag sinabi ng Pangulo na lalaban tayo sa China, eh parang babalikta rin din yun. Pwede rin bumaliktad yun pagdating ng dulo. Dapat doon lang tayo sa may isang salita. At saka alam naman natin yung tama, mga tol, eh, wala na silang jurisdiction sa atin. Eh. Kumalas na tayo sa kanila noong 2019, tapos sila pa mag-iimbestiga sa atin. Diba? Eh medyo mali yun. Gusto nila, imbestigahan nila yung Duterte dito mismo sa hukuman sa Pilipinas. Wala naman pipigil sa kanila eh. Kung gusto nilang ipakulong, kung gusto nilang i-push nila yan sa hukuman natin dito sa Pilipinas. Kung talaga naniniwala silang may ginawang kasalanan si dating Pangulong Duterte doon sa kanyang war on drugs, i-push nila yan sa korte. Diba? Araw-arawin nila yan. Pero wag na silang magtawag pa ng mga banyaga para mag-imbestiga dito. Kasi hindi na talaga magandang tignan yon mga tol. Nakikita na nga ng buong mundo na inaapi-api na tayo ng mga banyaga na binubuli-buli na nga tayo, tapos pagdating pa sa hukuman, hindi rin natin kaya at kailangan pa natin kumuha ng mga banyaga para sila mismo mag-imbestiga. Napaka-down na down na Pilipinas nun. Sobrang down na down na Pilipinas nun, mga tol. Yun lang, no? Yun lang, mga kapatid. Hindi tayo pro-Duterte. Pero gusto natin si President Duterte dati, ah. Pero kung usaping foreign relation, hindi natin siya medyo bet dun. Dahil naging best friend niya ang China. Alright? So, ikaw, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo? Comment ka na lang sa ibaba. Pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.